So we are back again, guys. Ngayong araw na to, guys, i-continue lang natin yung previous vlog ko kung paano yung pag-setup ng lights sa DMX, yung proper programming, guys. So ngayong araw na to, guys, ituturo ko sa inyo yung kung paano i-program nagda-dancing and yung sa strobe niya, guys, at saka sa fading time kung paano yung sequence niya. So kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, so please subscribe to my channel, paki-like na rin po yung video and paki-ring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko, guys. So shoutout muna tayo, guys, sa mga bago kong friends sa YouTube. Salamat po sa pag-subscribe niyo sa akin, guys. So shoutout muna tayo, guys. Peace. So yun, guys, bale big shoutout muna tayo sa mga bago kong friends sa YouTube. So big shoutout po kay Miss Rochelle Abelar, Janine Grace Tenorio, Teacha ESL, Miss Barcelino, Maricel Hernandez, Igorot Studio, Crisel A, Jean Alensunorin, Inner Angels Blog, Inday Badiday, Island RC Duke, Eliezer Lopez, Charles Ang, Josefina Delatado, Drian Ilustrissimo, Felix Asia Aliasot, Jason Pacheco, and Papa Jan. So big shout out po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, guys. Salamat po sa panonood. Please, guys, sa mga bago sa ating channel, so please support nyo din sila, guys. Yung mga yan, guys. So salamat po sa inyo. So yun, guys, isa pang tip kapag nagpo-position kayo ng frontal lights. For example, ito yung stage natin, stage or backdrop stage. So tapos dito yung crowd, ito yung crowd natin, guys. So dapat, guys, halimbawa MC, dito yung MC or dito. Yung proper positioning ng frontal lights nyo, guys, is wag nyong ilagay dito. Wag ilagay dito. Hindi dito yun, guys. Dapat nilalagay nyo, guys, dito siya. Dito yung stand mo. Yan. Kasi, guys, kung ilalagay nyo dito sa part na to, tapos nakatutok siya sa ano, nakatutok siya sa stage or sa MC, is ang mangyayari nun, guys, yung MC or ano, performer, hindi niya nakikita yung mga crowd. Kumbaga, hindi siya nabablackout sa kanya yung crowd natin, guys, kasi nasisilaw siya sa mga frontal. Hindi ka mukha dito nasa side, yung buga niya dito lang. Yan, pag ganyan yung buga ng ilaw natin. So yung MC, kung banda dito yung MC natin or performer or dito banda, malayo silang masilaw dito, guys, kasi nakapokus yung tingin nila sa crowd dito. Tapos yung DJ booth mo nun dito or it's either dito sa side. And guys, isang tip to, guys, para kasi yung MCs or mga performer, kapag hindi nila nakikita yung crowd, bale parang naano sila, na sisilaw sila sa mga ilaw, guys. Mas maganda, mas importante din to yung proper positioning ng ilaw yung sa frontal.
So ayan guys, I hope po na gusto niyo yung video na to. So ngayon guys, ito na siya. Kung makikita nyo guys, nakasetup na sila. So kung hindi nyo po alam kung paano yung setup and connection ng mga light to DMX guys, so tignan nyo lang yung sa previous video ko regarding DMX and lights guys. So yun guys, bali nasa bank 4 tayo ngayon. So yung sa previous video ko is nasa bank 3 tayo. So ngayon guys, i-setup natin, i-save natin sa bank 4. Ito siya guys. So yun guys, bali i-check muna natin. Ito yung red, green, blue, and white. So ayan guys. So unahin natin sa red. Yung sa red. Ayan. Ayan siya guys, red. Tapos, tignan natin kung paano yung slow moving ng red. Guys. Ayan, strobe sa red. Yung blinking niya. So, baba natin yung red. Green. Ayan, guys. Tapos, blue. Tapos, white. Ayan siya, guys. So, ngayon, guys, i-anoin natin yan. Yung sa dancing lights naman, i-save na natin, guys. So, halimbawa, yan. Ili-lights on natin lahat sila. So, tapos, sa slow muna tayo, guys, kasi may mga music na slow. So, slow muna natin siya. Yung sa strobe. Slow muna. Yan guys. So yan, slow muna siya. So isa-save na natin siya guys. Naka-program na siya. So long press MIDI add. Long press MIDI add. Then isa-save natin siya sa scene 1. Long press MIDI add, then scene 1. Ayan guys. So, hintayin nyo lang mag-blink yung mga lights na to guys. Para make sure na na-save yung program natin. So, tingnan naman natin sa iba. Bilisan natin ng konti. Ayan siya guys. Mabilis na siya ng konti niyan. So, repeat lang. MIDI add. Then, sa scene 2. Ayan guys. Kung nakikita nyo guys, nag-blink siya dito. So, ayan. Make sure na masisave nyo guys. Tapos then, pabilis naman. Bilisan natin ng konti. Ayan guys. So, same procedure, long press MIDI add, then scene 3. And guys, so ayan, bali may tatlo na kayong, ano guys, yung slow, yung pangalawa medyo mabilis, then mabilis. So, sa strobe tayo nyan guys, ito siya, yan. So unahin natin sa mabagal muna. Yan.
So, repeat procedure, press long press MIDI add, then scene 4. And guys. Tapos then mabilis ng konti. Yan. MIDI add, long press, scene 5. And guys. Tapos yung mabilis na, yung pinakamabilis. Ayan. So, MIDI add, then scene 6. And guys. So, may dalawa pa tayo, 7 and 8. So, pili na lang tayo kung anong light yung gagawin natin. Mas maganda yung blue. Ayan. Blue siya guys, then mabilis. So, MIDI add, long press, then scene 7. Guys. Tapos, full color natin siya. Or green, green. Yan. MIDI add, long press, then scene 8. Yan. So, yun guys. I hope po nakuha nyo yung tutorial na to. So, ito try naman natin siya niyan, guys. Itatanggalin natin siya sa program. So, long press program. Then, blackout. So, ito try natin siya, guys. Kung gumana yung pag-ano natin, pag-program natin. So, nasa bank 4 tayo. Bank 4. Ayan siya, guys. Bank 4. Then, press 1. Ayan siya guys, white. Slow. 2. Mabagal ng konti. 3. Mabilis. Tapos, 4. Strobe. Slow. Strobe. Mabilis ng konti. Then, sobrang bilis. Scene 6. Then, yung blue. Sa scene 7. Scene 8 yung sa green. So, ito siya guys. Bale, i-auto natin siya para makita natin kung gumagana lahat sila. Auto. Press natin tong auto. Ayan siya guys. Bale, mag-synchronize sila nyan. Dito gagana ito guys, yung sa auto. Kapag pinress mo yung auto, ayun guys, mag auto trigger siya. Mag-iilaw yung auto trigger niya, then dito na lang yung adjustment ng ano nun guys. Bale, yung lahat ng nakasave dito sa bank 4, itong lahat ng from scene 1 to scene 8, magsisynchronize lahat sila kapag pinress mo yung auto. Tapos dito na lang yung controller mo nun guys, kung gusto mo yung sa speed niya, kung mabilis yung sa pag-synchronize nila, then sa fade time. And guys, from 0 seconds to 30 seconds yung fade niya. Depende na lang sa gusto mong program na, or depende sa music na ipi-play mo. Then kung gusto mo siyang isabay, ayun siya guys. So ito yung sa 0.1 seconds from 10 minutes kung gusto mong mabagal siya guys. Pero kung mabilis, up mo lang to. Tapos yung sa fading time niya, 0. Yan. Kung makikita nyo guys, nagsisynchronize lahat sila. Yung from scene 1 to scene 8. Yan guys. Lahat ng naka-program dito sa bank 4 from scene 1 to scene 8, kapag in-auto trigger mo siya guys, magpi-play lahat yung naka-bank dito from scene 1 to scene 8, then dito na lang yung controller mo nun guys. Pero kung gusto mo siya ng manual, tanggalin mo lang sa auto-delete, then press mo lang 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayan guys, kung nakuha nyo guys, kung hindi nyo nakuha guys or nabibilisan kayo sa video na to, so ipopost nyo lang, post nyo lang yung video, then i-ano nyo lang, aralin nyo lang kung paano yung proper programming nya para makuha nyo guys kung nabibilisan kayo. So ayan guys, ayan guys, simple lang po. So yun naman guys, ngayon naman ituturo ko yung sa pagmix naman ng kulay. Halimbawa guys, ito siya, additional lang to guys sa ano, sa kung paano yung lighting. So ito guys, punta tayo sa 3. Halimbawa yan guys, naka-red siya. So kung gusto mong haluan ng blue, halimbawa pinapaano sa iyo yung amber color, yellow. So additional mo lang siya ng green. Combination mo siya ng green guys, yung kasing amber color mostly ginagamit ito sa pageant. Kasi lalo na beauty contest yun guys. Kapag question and answer or ano, pagrampa ng mga contestant, so gusto ng mga organizer is nasa natural color yung skin ng mga contestant guys. So ito yan, amber color kung makikita nyo guys, ayan yung kulay ng balat, kung makikita nyo nasa amber color siya. So yun guys, tip yon para sa mga nag-lighting, gustong mag-lighting and sa pageant guys, yan ginagamit yung amber color. So yan guys, kung gusto nyo naman ng violet or pink, haluan nyo lang ng blue. Kapag konti lang yung blue guys, kapag konti lang yung blue, magiging ano siya nun, pink, kasi mas marami yung red. Ngayon guys, kung gusto nyo ng violet, dagdagan yung blue, bawasan yung red guys. Tapos kung gusto naman ng halimbawa guys, sinabi ng organizer or MCs or photographer na gawin yung ocean blue or frozen blue, ito siya guys. Ihalo nyo lang yung green. Halimbawa, ocean. Bawasan yung konti yung green. Yan. Tapos kapag frozen naman, parehong nakasagad na blue and green. So, yan guys. Yan. Isang DJ tip yun guys, para sa mga nag-uumpisa pa lang sa sound system and lights. So yun guys, nasa sa inyo rin kung paano nyo i-program yung DMX nyo, yung hindi kayo nahihirapan. Pero I hope guys, itong video na to is nakatulong sa inyo kung paano yung proper programming. Guys, yan. So yan guys, I hope po nakakuha nyo step by step. So yan guys, I hope po may natutunan kayo sa video na to. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel guys. Next video guys, sasagutin natin yung tanong ni Sir Jason Pacheco, yung proper lighting sa backdrop guys, kung paano yung pag-iilaw sa backdrop natin. So, sasagutin natin yan sa next video, guys. Ito yung question ni Sir Jason Pacheco, guys. Ito siya. So, sasagutin natin yan, guys. So, please, stay tuned lang po. Salamat sa panonood.
So till next video guys. Peace.